Rosie, ate. Bakit tawagan nga si Emil? Apo. Hello? Pwede po ba makausap si Emil? Hello? Sandali lang po. Thank you. Hello? Good morning. Okay ka? O sige, susundin mo ako? O sige. See you. I love you. Okay, bye. Ma? Ma! Oh, ano yun? Aalis na ako. Aalis ka na. O, si Emil, nandiyan na. Tinawagan ko na, nandiyan na siguro sa labas yun. Bye pa. Emil, hindi ba siya may asawa? Nako pa, wag mo nang problemahin yun. Sige, bye-bye. Ah, bakit ba kayo aga-aga yung dahan-dahan mong tanong? Eh, kung matigas ang ulo ng boyfriend mo, di makipaghiwalay ka. Makipag-break ka. Makipag-break? Babalik din yun. Tatawag sa telepono. Okay, kinusap. Mukhang wala ka yata sa mood. Oo, parang hirap na ako eh. Ang aga pa ng gising ko. Ahatid ko pa si Benji sa eskwela. Susundin ka, ahatid ka. Saka pa lang ako makakapasok. Dalawa pa ang trabaho ko. 9 to 5 sa opisina. Tapos magtuturo pa ako sa gabi. Sorry ah. Ano magagawa ko? Wala, wala. Kanina umaga, panay-panag sa akin ni Dorothy. Yun daw binibigay sa kanya, ang patis man lang daw, kulang yun. Hirap na ako. I'm sorry, ah. Yang mga nakikita niyong bundok na yan sa gilid, yan ang tinatawag nilang Straight Wall of the Moon. At yung bandang ibaba na mukhang disyerto at inaakala nilang dagat, kung tawagin yan ay Sea of Tranquility. Yan pala. Diyan nag-land ang Apollo 11 noong July 20, 1969. Okay? Follow me. Yes, ma'am. Itong Skylab, ang unang-unang Outer Space Laboratory na inilunsad noong May 14, 1973. Ang mga nagawa nito, unang-una, pinag-aralan nila ang living condition ng mga tao sa outer space. Ikalawa, pinag-aralan din nila ang atmosphere ng Earth sa kalawakan. Ikatlo, sinubukan nila mag-eksperimento ng mga bagay na hindi natin magawa dito sa Earth dahil sa gravity. Okay? Let's go. Ito ang Sputnik 1. Ang ibig sabihin, fellow traveler, ang kauna-unahang artificial satellite na pinadala sa outer space. Ito ang unang-unang aso, si Laika, at ang kauna-unahang taong ipinadala ay si cosmonaut Yuri Gagarin. Siya ang ikalawang taong ipinadala at pinakabata, si cosmonaut German Titov. Lahat sila ay Russian, at siya naman ang kauna-unahang ipinadala ng Amerika, si Chimpanzee Ham. Ito ang planetarium projector, at ang taong umimbento niyan ay si Walter Bowersfield. Ang unang-unang planetarium ay naitatag sa Munich, Germany. Dito ay makikita natin ang langit from thousands of years ago, before Christ, and thousands of years from now. Dito ay makikita rin natin ang langit from North Pole to South Pole, Eastern Hemisphere or Western Hemisphere.
Ngayon ay magta-travel tayo sa outer space. At makikita natin ang surface ng moon, ng mga planets like Saturn, Jupiter, Venus, Mars, na talagang malapit na malapit, in great detail. At may imagine nyo na parang nandoon tayong lahat. Okay? Sit down. Bahala ka na, tatawagan ko si Emil. Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to the National Museum Planetarium. Today, we are inviting you to a very special voyage to outer space. Oh, uwi ka na? Oo, sige ha. Hi! Hi. Hi. Hoy, Marilu, alam mo, may nangyaring nakakatawa kanina sa opisina. Oh. Naku, nagkagulo. Yung ba naman si Christina, yung kahera namin sa second floor, sus, dalawa palang asawa. Hi! Hi, Julie! Naku, baliktad na talaga mundo. Babae na ngayon ang palikera. At nagkabukuhan. Yung dalawang lalaki, nabuko siya. Oh. Sus, yung number one, alam mo, pinagsasampal siya sa harap namin mismo. At yung number two, kinalagkat siya talaga? Sa ladies room at doon sila nag-away na dalawa. Kaya ikaw, mag-iingat ka at baka mabuko ka ng mga boyfriends mo. Si Marikit, hindi naman nagsasabay ng boyfriends yan eh. Talaga, isa-isa lang. Oo, isa-isa lang. Pero linggo-linggo naman kung magbili. Ito naman. Hoy, nakakatawa yung nangyari sa akin kagabi. Ano yun? Nako, naalala niyo yung article pinabasa ko sa inyo, yung bang girls hide your brains? Well, magkasama kami ni Sunny kagabi sa restaurant. At syempre, hide ako ng brains. Eh, maski na anong sabihin niya ako, oo. Nagalit ba naman? Oh. Sabi ba naman sa akin, ano na ba nangyari sa'yo? Napipi ka na ba? Oh. Pero, maski na anong sabihin mo pa, basta para sa akin, masarap pa rin ang mga lalaki. At masarap ma-in love. Lalo na pag na-discover mo, in love din siya sa iba. Si Julie talaga, napaka-kontrabida. Kaya walang manligaw dyan eh. Oh. Hindi ako nagpapaligaw, thank you. Hoy, alam mo masarap sa lalaki ang amoy ha? Si Emil, alam mo, parating amoy sabon. Maghapon na yan sa opisina ha, nag-basketball na yan, amoy sabon pa rin. Minsan nga nagtataka ako eh. At hindi mo makita naglagkit ang buhok noon. Ang gusto ko naman yung medyo amoy pawis. Konti lang ha. Kasi nateternon ako. Sira talaga. Mga babae talaga ha. Pag nagkumpulan, wala nang pinag-usapan kundi lalaki. At ang preparasyon bago makipagkita. Nako, mag-retouch ng makeup. Nagpapalit ng bewang, kaya nagre-reduce. At syempre magbabasa para may pag-usapan. Kamukha ng mga girls hide your brains. Hoy, let's go. Oo nga eh. Hoy, ikaw, Julie. Sige, mamaya na ako. Hintayin ko pa ang anak ko alas sa isang labas nun eh. Sige, sige. Bye-bye. Sige, mauna na kami ha. Okay, bye. Bye. Pare, nandiyan na ba siya? Hindi mo. Oh, sige. Lou. Hi. Oh, pawis na pawis ka. Oo. Ah, sandali ah. Tatawag lang ako. Sinabi ko nang may meeting ako eh. Mahuli ako. Dorothy, ano ka ba? Napaka-unreasonable mo naman eh. Ano, basta alis na lang ako dito? Ganun ba? Hello? Oh, sino to? Benji? Oh, Wednesday ngayon ha? Walang TV. Pagkatapos ng pagkain eh, mag-aral ka ng leksyon. Okay? Oh, sige. Bye. Galit si Dorothy? Oo. Gusto mo ng potato salad? Ayoko, fattening. Iced tea na lang. Oh, sandali lang, may pupuntahan ako. Oo, sige, oo. Wait. Nandiyan si Evelyn, yung kapatid ni Dorothy. Emil, hindi na yata ako makakatagal ng ganito. Tago ng tago. Di, sa susunod eh, sa ibang restaurant na lang tayo.
Maski naman papano, may makakakita sa atin. Kaibigan mo, kamag-anak mo. Eh, anong gagawin natin? Emily, ikaw na mag-desisyon yan. Bakit ka naman? Wala. Itong hotel, parang... Kailan kaya tayo magkakaroon ng sariling bahay? Yung kahit na maliit na kwarto lang? I'm sorry. Alam ko mahirap para sa'yo. Mahal na mahal kasi kita eh. Nakita lang kita parang nagkakaroon ng sentro ang buhay ko. Pag nawala ka, ewan ko kung anong gagawin ko. Hindi naman ako mawawala ah. Good evening, Marilu. Good evening. Sit down. Harapin mo na. Kanina pa yan. Alas 8 nang dumating. Sige na. Sige na. Oh, Junjun, kamusta ka? Okay. Ikaw? Okay. Okay din. Siya nga pala, kamusta ang baby mo, ha? Ah, okay. Andun siya sa nanay ko. Galing nga ako sa Loyola, sa misis ko. Pagkatapos nun, pumunta ako dito. Alam mo, Marilu, mahirap tong kalagayan kong to eh. Itong biyudo. Siyempre, yun ako lumalaki na eh. Para ba naghahanap na mami? Paano kaya tayong dalawa? Junjun naman. Gabing-gabi na eh. Saka na lang natin pag-usapan yan. Ha? Ay, sorry. Alis na ako. Oh, sige. Junjun, thank you, ah. Mapa, alis na raw si Junjun. Missis, sige, oh, alis na ba iyo? May bakit? Sir, alis sige, na ako. See you, Junjun. Sige, oh. Thanks for coming. Alis ka kagad ay aga-aga pa naman. Hindi na ako, eh. Bakit? Bye-bye, Junjun. Brother, alis Marilu, na. Bye-bye. Pag-iingat ka sa daan, ha? Ay, kumusta na lang sa mami, ha? Sige. Sige, bye. Oh.
Bakit pag ini-entertain mo si Junjun eh wala kang kalatoy-latoy? Binata yun ah. Hindi binata yun pa, byudo. Oy, binata na rin yun. Nag-away kami ni Dorothy kagabi. Kanina umaga, nagbalot na siya. Pupunta rin siya ng Davao. Meron pa kasi siyang isang kapatid dun eh. Hindi na raw niya kaya eh. Nahihirapan na raw siya. Yung anak ko, si Benji, inintrega ko muna sa nanay ko. Maghanap ka na ng apartment. Apartment para? Para sa atin dalawa. Bakit magli-live-in tayo? Oo. Paano si Dorothy? Wala na naman siya eh. Eh kung magbalik? Tsaka na lang natin isipin yun. Naku, Emil. Ayoko niyan. Malabo yan. Wala na akong ibang maisip na paraan eh. Hindi ba mas maganda kung maaanal ang marriage niyo? Para hindi naman ako lumabas na kirida. Pwede ba mag-anal dito sa Pilipinas? Pwede. Mahirap nga lang. May kapatid na abogado ang mama ko. Gusto mo tanungin ko? Sige. Sige, at least. Malaman natin kung pwede o hindi. Eh di ko hindi pwede ang annulment. Di separation. Separated na naman kami ni Dorothy. Nasa Davao na nga siya. Pero hindi legal. Ah. Gusto mo itanong ko rin sa abogado yung tungkol sa separation? Sige, ikaw. Ah, may surprise ako sa'yo. Surpresa? Mahal ito, ah. Okay lang. Subok mo. Tiga mo kung kasya. Huwag ka nang tutungtong sa bahay na ito kapag ginawa mo yan. Sasama ka sa isang lalaking may asawa. Nung una pa yung sinabi ko sa'yo noon, pati sa iyong mama, maghanap ka ng ibang lalaki, ng ibang boyfriend. Ayoko nang may asawa. Eh, doon na nga siya na in love eh. In love. Ano na lang ang sasabihin ng mga kamag-anakan natin? Mga kapitbahay, ng mga kaibigan mo. Pag-chichismisan ka ng mga yon. Ang dami na nga ang chismis ako narinig tungkol sa'yo eh. Ang sasagwa. Eh bakit ako? Wala naman akong naririnig na chismis. Maganda ka. May utak ka pa naman. Bata ka pa. Ano makikita mo sa isang lalaki may asawa? Pakakasalan ka ba nun? Hindi. Lalaki, walang mawawala. Kahit maging apat ang asawa niya, parte ng paglalaki niya eh. Pero ikaw, babae ka pa naman. Lahat ng bagay sa'yo ay mawawala. Pati respeto ng mga tao sa'yo ay mawawala. Papa, hiwalay na naman siya sa asawa niya eh. Hiwalay, ngayon, isa isang linggo, sa isang buwan, sa isang taon. Di babalik siya kay Mrs. Maribang hindi. May anak siya doon eh. At walang diborsyo sa Pilipinas. Alam mo si Uncle? Si Uncle Ben? Meron pala siyang lumang bahay sa Memalate. Alam mo, walang nakatira doon. Ngayon, sabi niya sa akin, bibigay daw niya sa akin yung bahay para rentahan sa atin. 1,000 pesos lang a month. Palagay mo, kaya natin ng 1,000 a month? Siguro kaya natin. Subukan natin. At saka isa pa, hihingi ako ng 2 weeks leave sa opisina para may time naman tayong ayusin ang bahay. Siyempre, luma na eh. Magtutulungan tayo.
Okay. Sige. Ako na, kaya ko na to. Yun na lang, oh. Ano ba itong basurang ito? Liliknitin ko yan mamaya. Excuse me, sis. May mga sirang yerong matuklap sa itaas. Kailangan palitan ng bago. Mga magkano, ho? Abuti no, ng 150. Emil? Hindi mo pa naman gagawin ngayon yan, ano? Hindi pa. Mami, ako nalang bibigay sa'yo yung pera. Aha. Lu, bakit nasa kusina ito? Di ba dapat sa kwarto ito? Sorry! Hindi ako naglagay niyan dyan, yung mama. I love you. Mm-mm. Love me? Mm. Kiss me. Ang tipid naman eh. Next time na lang. Pare! Pare! Sandali lang. May kausap ako eh. Oh, bakit ka umiiyak? Di ba sinabi ko sa'yo ayoko lalaki umiiyak? Oo, susunduin kita ni 6:30, tapos hahatid kita sa eskwela. But you talk to your tita Lumuna. Kusapin mo nga yung bata. Hello? Ah, yung flipper show. Darling, hindi mo na kami pwede ngayon kasi may mga ginagawa eh. Next Sunday na lang, okay? Kulit eh. Cute naman eh. Okay, promise, next Sunday. Be a good boy, ha? Huh? Or say bye-bye to your papa. Oh, nagkakaintindihan na tayo. Ayoko nang iiyak. Sige, bye. Ito bata naman yan eh. Huh? Alam mo, Dal, nung last day ko sa opisina, yung mga kasamahan ko ba naman, pinagpupustahan kung kailan daw ako magbubuntis. Sabi nung isa, sa tama November, ba ito? Yung setup na to? Oo. Sabi naman ng isa, by June daw. Hindi ba dapat ito nasa gitna? Alin? Itong center table, dapat nasa gitna, di ba? Hindi, Dal. Sinadya ko talaga hindi, dyan. Hindi, kaya nga tinawag na center table, eh. Sa gitna. Hindi, Dal. Sinadya ko to. Dal, tignan mo mga dekorasyon, no? Terno sa silya, di ba? Hindi. Asiwang tignan, eh. Sige, ikaw ang bahala. Hindi, gusto mo palitan ko? Hindi. Okay hindi. Lang. Kaya lang. Madali lang naman, okay eh. Na, okay na, okay na. Eto okay naman, na. Napikon ka agad. Anong napikon? Hindi ako napipikon. Napikon ka na eh. Hindi. Hindi. Ano talaga gusto mo? Madali na may pagpalit yan hindi. Eh. Hindi. Sige. Switch mo na lang para hindi humaba usapan. Wala, natatawa lang ako sa sarili ko eh. Nakalimutan kong pareho na pala tayo ng bahay na tinitiran. Oo. At saka alam mo, pupuntahan sana kita doon sa dati nating meeting place sa May Canto. Susunduin sana kita. Oh, pawisan ka. Basang-basa ka eh. Nagbus ako eh, para makatipid. Mamaya, mapulmonya ka pa niyan. Oh, masakit ang ulo mo? Oo. Akin na. Masayin ko muna. Naku, Emil. Tumatanda ka na. Meron ka ng tatlong linya sa noo. Wala. Ayan. Ayan. Oh, nakakuha ka na ba ng maid? Wala pa nga eh, sa likod. Sabi ng mami, magpapadala raw siya. Eh, hanggang ngayon, wala naman dumarating. Kaya ako na lang muna nagluto. Huwag ka matakot, hindi ka malalason. Teka, sapatos mo muna. Ay, siya nga pala.
Nakausap ko ang mami kahapon. Sabi raw ni Uncle Ben, yung may-ari nitong bahay, willing daw siya ipagbili to for 280,000. Kasama yung mga muebles kahit luma. Pero, magda-down tayo ng 100,000. Tapos yung natitira, pwede naman natin hulugan buwan-buwan. Depende, baka pwedeng pag-usapan, di ba? Ano sa palagay mo? 100,000 down? Isipin ko muna yan. Ayusin ko muna ang budget ko. Alam mo, Dal, sa palagay ko, ililipat ko ng bank account ko from Cubao to Malate, at least malapit-lapit, di ba? Dal, pwede kaya tayo magbukas ng joint account? Ha? Ewan ko. Siguro. Hindi ko alam. Lu, wala ka bang, sawsawan na talong para sa putsero? Ay, hindi ko alam eh. Kasi ang putsero sa bahay namin, ganyan lang namin kinakain. Walang sawsawan eh. Patis na lang. Patis meron. Teka. Saan ko ba nalagay yung platito rito? Nakalimutan ko na. Sandali lang, ha? Alam mo, nakausap ko nga pala si Lisa. Sabi niya sa akin, meron daw silang joint account ng boyfriend niya. Baka meron siyang kaibigan sa bangko. Hindi naman. Saan ko ba nilagay yung platito rito? Pasensya ka na muna rito, ha? Hindi ko makita nilagyan ng patis. Malaki, eh. Okay lang. Emil, may pagkamudi ka, no? Nag-quiz nga pala mga estudyante ko kanina. Tulungan mo ako mag-check ng papers, ha? O sige, di pagkatapos natin kumain. O bakit? Hindi ka ba ba inaantok? Hindi ako makatulog pag madilim eh. Kailangan may ilaw. Para ka naman bata. Eh, ganun eh. Sa amin nga, yung kwarto sa kabilang kwarto, kailangan may ilaw. Ayoko makakita ng pintuan at bintanang madilim. Paano yan? May problema tayo. Ano? Paano hindi ako makatulog ng may ilaw? Gusto mo eh. Doon ka na matulog sa labas, dito ako. Gago. Mahal mo ko? Mahal. Bakit mo ko mahal? Bakit? Ewan. Siyempre may dahilan. Siguro dahil mahal mo ako. Yun lang? Ang ibig mo sabihin, kung di kita mahal, hindi mo rin ako mahal. Siyempre. Ha? Bakit? Eh, bakit ganun? Kasi mahal kita kahit hindi mo ako mahal. Iba yun eh. Independent yun eh. Mahal kita kasi guwapo ka. Yung mabait ka, enjoy ako sa'yo. Maganda mga paa mo, maganda mga daliri mo. Yun ang dahilan. Yung mahal kita kahit hindi mo ako mahal. Yun ang ibig ko sabihin. Iba kami mga lalaki eh. Eh bakit? Wala. Hirap mo naman kausapin eh. Sabihin mo talaga sa akin bakit? Isipin mo. Ganun nga kami mga lalaki. Kayo mga babae, in love kayo 24 hours a day. Kami hindi. Ang ibig mong sabihin, hindi ka in love sa akin 24 hours a day? Eh, Diyos ko, samantalang ako hindi na magkasya ang buong araw sa pagka-in love ko sa'yo? Eh, babae ka nga eh.
Ano nga depresya nun? Ang kulit mo. Tatanong lang eh. Bakit nga hindi ka in love sa akin 24 hours a day? Eh, ganun nga kami. Tingnan mo, sa opisina, kung in love ako, eh di hindi ako nakakatrabaho. Oy, oy, bakit ako? Kahit na anong ginagawa ko, kahit na naglilinis ako, kahit na naglilinis ako ng kuko, nagtatrabaho ko, nag-aabang ako ng bus doon sa bus stop, ikaw pa rin palagi nasa isip ko. Nasa isip ko, I love Emil, I love Emil, I love Emil, oh. Eh, babae ka nga eh. Ibig mo sabihin sa'yo, hindi nangyayari yon? Kung minsan. Kayo talaga mga lalaki, oh. Alam mo, tama si Marikit, eh. Sabi niya, yung mga lalaking yan, isa lang naman ang gusto niyan sa babae, eh. Yun. Di naman lahat. Sige, I love you. I love you. O, kukulitin mo pa ba ako o matutulog na tayo? Hindi na matulog na tayo. Mamaya ako ano pa ma-discover ko, eh. Yung attache case ko nga, pakiready mo na, please. Benji, oh, magbihis ka na. I'll be there in 15 minutes. Ha? Huh? Oh, Dal? Okay. Oh, sige. Eto na, oh. Andiyan yung mga test papers mo sa kulit. Loob, ha? Kulit. Olmsal ka muna. Eto ang dyaryo, oh. Lou, bakit basag ang pula ng itlog? Bakit? Hindi kasi, ang mami ko, pag nagluluto na itlog, buo ang pula. Ha? Huh? Next time, ha? Huh? Tsaka Lou, if you don't mind, I don't eat pork and beans. Miski na yung sausage. Hindi ako makain. Sino ba yun? Oh, teka, sandali! Nakaka-flabby ng flesh? Nakaka-flabby ng katawan? Oh, sige, alis na ako. Hindi ba patapos yung bubong? Sabihin mo naman doon sa mga karpintero, dali-dalian, nakakainis yung mga pukpukan eh. Oo, oh, oh. Good morning. Bye. Oh, oh. Petao. Sige. O sige, ingat ka, ha? Good morning, Mrs. Oh? Ako po yung pinadala dito ni Mrs. Castañeda. Ah, si Mami? Opo. Ikaw ba yung maid na sinasabi niya? Po. Lou! Dal? Oh, bakit? May nangyari ba? Wala naman. Yung mga Jackie, huwag naman dinidisplay dyan sa labas. Nakakahiya sa tao, eh. Doon mo nalang isampay sa likod. Ha? Dal, I'm sorry. Dito ko muna nalagay kasi magulo pa. Okay, okay. Next time. I'm sorry. Hindi naman ulit, ha? Mrs., hindi ko pumakita yung sabon. Ano nga ba pangalan mo? Virgie, ho. Virgie? Oh. Huwag mo na lang akong tawaging Mrs., ha? Ma'am na lang itawag mo sa akin, ha? Halika, papakita ko sa iyo sa mom. Okay naman kami ni Emile. Kaya lang, iba na pala pagkasama mo yung lalaki sa bahay, no? May mga nadidiscovery kang bagay na hindi mo alam nung boyfriend mo pa lang siya. Kailangan, mag-a-adjust ka. Ang mga lalaki, hindi mo maaaring daanin sa sagupaan. Kailangan dyan, underground tactics. Oo nga. Kunyari lang sila ang hari, pero mamaniobrahin mo rin sila, pero pailalim. Pero alam mo, ang sarap. Yung bang pagising mo, andyan siya,
Pagdating mo ng bahay, andyan siya. Ang sarap talaga ng feeling eh. Parang may sentro na talagang buhay mo. Sa umpisa lang yan. Tingnan mo, next year, pagising mo sa umaga, wala. Pag-uwi mo ng bahay, wala. Eto na naman si Julie, kontrapelo. Tumawag na naman si Richard kagabi eh. Sabi niya, pahiram ng anak niya. Sabi ko, anong pahiraman ng chinelas? Iniwan-iwan niya kami, tapos pahiram. Hindi ba interesado sa'yo yung accountant dun sa MOT? Ay, ayoko na. Tama na sa akin ang anak ko. Ang hirap yata mag-alaga ng asawa. Hagis ko na yung bulaklak. Oh, ano nangyay para sa'yo ito? Ito! Ako nakasalo! Naku, sinabi ko na nga. Hoy, Marilu! Hulaan mo kung sino ako. Ay. Karina? Ako nga! Oh, Karina, laki-laki mo na. Ano, paano naman nakita mo ako nito? Si Anis pala ako. Tutombi-tombi pa ako noon. Terrible. Hoy, alam mo ba? Nung 14 years old ako, nag-asawa na ako. May asawa ka na? Ay, meron na papakilala ko sa'yo. Val! Ayun, bakit? Anong meron? Mister ko, si Val. Hi. Pisaw ko, si Marilu. Ah, siya ba? Hello? Sayang. I mean, hello. Nakikita mo ba yung batang yun? Yun? Ay, naku, anak ko na yun. Junior namin. Grabe, hindi ka talaga mapigilan. Buha tayo. Ay! Naku, timbul! Timbul to! Ay, Mali, pakuha ka tayong litrato. Nasa may photographer. Ay, halika, kuna mo kami litrato. Carmen, pakuha tayo. Ay, Marilu, pakukuha tayong litrato. Oh, dali-dali, mga anak na ko. Pwesto na. At nang matapos na ito. Ay, naku, hindi. Kayo, oh, ano kayo? Matatanda yan. Pagkulang kayo. Oh, sige. Ay, gandaan mo, ha? Oh, sige, tawa, tawa. Ikaw, naku, kailan ka naman. Oh, isa pa. Can I tell you about the picture? Will you please stop calling me like that? Hoy, ano ba? Sorry, Jan. Hindi ka bilang ito. Sorry, Yossi. Alit ka na. Ano? Kailan ka ba mag-asawa? Pwede na ba? Sweetheart, ang hindi ko okay. Ko sandali lang. Ano ba, mami, aling honey? Doon, saan ka pupunta? Mga bisita nyo. Itinatawag ko ako doon eh. Oh, Uncle, kausapin lang kita mamaya, ha? Sige, ha. Marilu, tignan mo ako. Tamang-tama ako nakakuha ng bouquet kasi next month, kakasal na ako eh. O bakit, may boyfriend ka na ba? Oo. Punta ka sa wedding ko, ha? O sige, basta padala niyo ako invitasyon. O, sandali lang, tatawagin ko. Cesar! Oy, sandali lang, ha? Ang kitong oh. Kasing ko si Marilu, si Cesar. Hello. Hi. O sige, basta padala niyo ako invitasyon, sige. Ha? Sige. O ba? O sige, good luck. Sige, ang ganda pala ng pizza mo. O, oh, photographer, dito na. Yes, boss. Marilu. Ay, Uncle! Oh, anong sasabihin mo sa akin? May lakad ako miyamiya. Talaga? Saan kaya tayo pwede makapag-usap? Doon, liga. Oh, yung cake, ha? Huwag niyong gagalawin niyan. Kami na bahala ito. Uncle, kasi in love ako sa isang lalaking may asawa. May posibilidad kaya para mawalang bisa ang kasal nila? Annulment? Yun na nga. Mahirap yan eh. Matagal yan. Tsaka aabot yan sa korte. Well, ang mga grounds para sa annulment, kung mapapatunayan yung lalaking impotent, yung babae naman ay incapable of sexual intercourse, o kaya naman, kung yung babae mapapatunayang buntis nung siya ikasal sa ibang lalaki. Sa sitwasyon ko kaya, anong magagawa? Wala eh. Kasi wala namang divorce sa Pilipinas. Maski makakuha siya ng diborsyo sa ibang bansa, halimbawa sa Amerika, hindi rin naman kikilalanin dito sa atin eh. Hindi pa rin siya pwede mag-asawa. Naku, iha. Talo ka sa sitwasyon mong ganyan. Ang meron lang dito sa atin, legal separation. Ang ibig sabihin, pwedeng maghiwalay ang mag-asawa. Pero, hindi na maaaring magpakasal na muli sa iba. Iha. Mahirap ang pinasukan mong yan. Isipin mo mabuti ang ginagawa mo. Unang-una sa batas, wala kang legal personality. Hindi mo maaaring ikabit yung apelyido niya sa pangalan mo.
Wala kang conjugal property. Maski sa sweldo niya, wala kang karapatan. Yung sweldo ng lalaki belongs to the legal wife. Kung sakasakaling mamatay siya, wala kang mana. Marilu, oh. May pakikiusap sana ako sa iyo eh. Ano yun? Mag-a-apply ako sa Bangko Pilipino. Oh, that's good. Oh. Magpapatulong sana ako pagsulat ng application letter. Alam mo naman tayo, mahina sa English eh. Okay lang. Ngayon na ba? Oo, sana kung pwede. Bukas ng alas 9 ang appointment ko eh. O sige, dito na lang tayo. Ay nako, Junjun. Ikaw talaga o, pauwi na ako eh. Ano ba yan? Yan ba application form mo? Oo. Ano ito? Clerk. Eh, kanino ko ba i-address yan? Kay Mariano Fernandez. Mariano Fernandez, anong branch yan? Aurora Boulevard, Cubao. Cubao? Oo. Tsaka, kailangan ko na magtrabaho eh. Para lumakas-lakas naman ako sa'yo. Junjun, wag na. Tutulungan na lang kita rito. Bakit wag na? Yung anak ko nga, naghanap ng mami eh. Junjun, sa iba na lang, marami naman dyan eh. Eh, ikaw naman ang bagay sa'kin eh. Sige, hindi ko tatapusin to application paper mo. O, sige na nga. Maria Lourdes, kumusta nga pala yung tungkol sa pagbili niyo ni Emil ng bahay? Eh, isipin pa raw muna niya. Depende raw sa budget namin. Kahit papano, mabuti na rin yung nakakaipong kayo kahit konti. Hindi mabuti ang upa na lang kayo ng upa. Kakausapin ko na lang uli si Emil. Lou, yung shorts ko? Oo, sandali lang! O, eh, ba't ikaw ang namamlaan siya niyan? Nasaan si Virgie? Mami, mas gusto ni Emil ang plancha ko. Emil, oh, ito yung shorts mo. Hmm. Oh, ba't nakasama to? Bakit ka naka-shorts? Oh, bakit? Dadating ang barkada ko eh. Baka makita nila yung million dollar legs mo. Para sa akin lang yan ah, di ba? Magpalda ka na. Di magpalda? Oh. Asa na ba rito? Nanay mo, anong sinasabi? Wala naman. Nangangamusta lang. Nag-inspeksyon ano? Hindi! Yung sapatos ko, tuyo na ba? Ay, teka. Tatanong ko nga pala kay Virgie. Sige. Sandali. Dali-dali mo, baka dumating na sila eh. Oo. Oh, Mami, magputo ka muna. Oo. Virgie, sapatos daw ng kuya mo. Bigay mo na. Ano bang puti to, Masim? Kamusta nga ho pa lang, Papa? Mabuti. Tignan mo yung Papa mo, nakakatawa ha. Panayang kumusta sa iyo, kaya nga lamang ay sumama dito. Pero huwag mo siyang problemahin, Iha. Matanda na kasi. Kaya yun, hindi maka-adjust-adjust sa bagong panahon. Namimiss ko na rin ho siya eh. Marian Lourdes, ikaw ba'y nag-reduce? Konti lang ho. Ba, Diyos ko ha, yung katawan mo, butot balat ka na. Baka mamaya walang mahimas niyan sa'yo si Emil. Mabuti na ho yung sexy para hindi iwan. O, tatumba pa lang, minaririn na akong hiwalay. Ah, iho. Virgie, yung sapatos ko! Ang manugang ko, ha? Nagiging gwapo sa tingin ko. Eh, kayo naman ho, eh, lalong sumisexy. Saan ba lakad? Eh, magbabasketball lang ho. Medyo magpapatrim. Lumalaki na yata ang tiyang ko, eh. Exercise, ha? Okay, ha? Emil! Ayun, ho! Nandiyan na. Oh. Sige, ma, aalis na ako. Aalis ka na. Tara. Ayun, ha? Naku, ang sarap mag-relax. Ilan taon ba yun si Emil? 28 na ho.
Pero nakikipaglaro pa rin sa mga bata. Si Mami naman, si Jaworski nga line of three na eh. Nakakadalawang asawa na si Emil. Pero nakikipaglaro sa mga bata. Eh, Mami, exercise lang naman ho yun. Kesa naman nandyan sa kanto nakikipag-inuman o nagkakasino, di ba? Virgie! Pareho na rin yun. Sa halip ng barkadang atupagin niya, dapat ikaw ang... O, Virgie, eto na ang pamalengke, ha? O yan, nilista ko na lahat. Diyan, bilisan mo, ha? Baka ako mahuli. Ano nga yun, Mami? Teka. Ah, yun. Sabi ko, sa halip ng barkada atupagin ni Emil, dapat sinasamahan ka niya rito sa bahay. Dahil delikado, iha, yung maiwan kang mag-isa rito kung gabi. Mami, once a week lang ho yun. Huwag mo siyang laging pinagbibigyan at hihirit yan. Kung ako sa'yo, Maria Lourdes, sasabihin ko sa asawa mo na bumili na lang siya ng barbell, dito mag-exercise, pareho na rin yun. Lu, may bisita ka. Sino raw? Ewan ko, lalaki. Oy, Junjun! Good afternoon. Oh, napasyal ka? Oo nga eh, may mga bisita ka pala. Ay, hindi, mga kaibigan sila ni Emil. Emil, si Junjun. Oh, kamusta? Tama-tama ang dating mo. Nagiinuman kami. Nanalo kami sa basketball. Ah, siya nga pala, mga kaibigan ko, si Alan, saka si Arnold. Hi. Oh, kumuha ka pa ng konting beer. Oo, sandali lang. Hindi, hindi na. Hindi naman ako umiinom eh. Huwag mo sabihin, hindi ko umiinom. Wala lalaking hindi umiinom, pare. Bawal sa akin eh. Junjun, may kailangan ka? May tatanong sana ako eh. Ba't hindi muna kayo pumasok sa loob? Doon na kayo mag-usap. Halika, tuloy ka. Oh, pare. Dali lang. Manong ko muna. Kasi hanggang ngayon, wala pa akong trabaho eh. Hindi ba may interview ka sa Bangko Pilipino? Hindi pumasa eh. Paano yung iba mong applications? Mukhang malabo eh. Wala pang tumatawag sa akin. Kaya naisipan ko magpatulong sa'yo. Gusto ko nang bumalik sa office eh. Sa dati kong posisyon. Eh, ipopromote na yata si Danny dun sa dati mong posisyon eh. Kaya nga, ikaw nga makakatulong sa'kin eh. Eh, paano? Di kausapin mo si Mr. Ortigas. Malakas ka naman dun ah. I-recommend mo naman ako. Sige na. Hindi ko yata magagawa yun eh. Bakit papunta-punta yung lalaking yan dito? Alam niya naman may asawa ka. Bakit naniligaw ba siya sa'yo? Emil, pwede ba? Nagpapatulong lang sa trabaho yung tao. Aba, lintik na lalaking yun ah. Kalalaking tao sa babae pa umaasa? Bakit? Wala ba siyang sariling paa? Alam niya pa. Minamalas, kawawa naman eh. Pinagtatanggol mo pa? Bakit? May gusto ka sa kanya? Wala! Anong wala? Ang tagal niyo nag-usap pa. Bakit? Inoorasan mo ba kami? Eh, nakakahiya kila Alan eh. Baka sabihin nila kung... O ano na naman ang sasabihin nila? Siyempre, lalaki ako eh. Bakit? Hindi ba ako pwedeng tumanggap ng bisita rito? May bisita ka rin naman ah. Iba yun. Barkada ko yun. Emil, si June, barkada ko pa nung nag-uumpisina. Huwag mo barkada mo yun. Anong kung naniligaw sa iyo? Barkada ko nga siya nun. Huwag mo sasabihin. Nagkataon lalaki lang. Yun na nga masama nun eh. Dito pa kayo nag-uusap, baka sabihin nila kinukonsinti kita. Eh, anong gusto mo? Makipag-date ako sa labas, doon ako sa nightclub ang kipag-uusap. Basta ayoko na kipag-barkada ka sa mga lalaki. Lalong-lalo na sa Junjun na yan. Ikaw ang bahala. Oh, hello, Emil. Oh, anong... Anong problema? Magkano raw? Naku, Emil, ang laki naman yan. Oo. Subukan ko. Sabi ko, susubukan ko. Oo. Oo, sige. Ingat ka. Ayan, bagay yan sa kapatid mo. Wala bang blue? Meron, nandiyan.
Baka nakalimutan ko sa ba. Oh, ito oh. May blue. Ay, ba't? Magkano to? 184 yan. Ito, 160. Oh, ito na. Oh, ilang drops? Dalawa. Tatlo na. Oh, sige, tatlong payment. Pero bibigyan mo ako ng down. Sige. Ay, ko muna mag-alaga dito sa bata, ah. May meeting ako ng 5:30 sa abogado, eh. Itong ko sasabit, 6 o'clock, may klase pa ako. Gagahulin ako sa oras. Eh, mami naman, hinatid ang daddy. Nagpa-check up. Ay, yung pera, nasan? Ah, ito pala. Nasan? Oh. Dali. Sige, bye. Teka muna. Ano oras tayo magkikita? Eh, di mga 8:30, pagkatapos ng klase. Anong gagawin ko rito sa bata? Eh, di pasyal mo. Dali mo dyan sa Children's Park. Hanggang 8:30? Tapos magmerienda ka. Magmerienda kang dalawa. Mamaya, 8:50 kailangan sa harap ka ng eskwela. Mm. Uwi ka, uwi ko to sa mami. Tapos magkita na lang tayo sa bahay mamaya. Oh, sige. Ha? Oh, ikaw. Be good, ha? Ha? O, diretsyong katawan. Ha? Don't cry. Ha? O, sige. Sige. Ikaw, pumuna tayo. Napagod ako sa papa mo, eh. Tita Luca, mag-anak ka ba ng papa ko? Hindi, kaibigan lang ako ng papa mo. Bakit hindi ka parating nagpapasyal sa amin? Eh, wala kasing okasyon eh, tsaka masyado akong busy. Alam mo, mabait ang mami ko. Minsan, dinadala ako dun sa swing, oh. Tapos, minsan, kumakain kami ng chicken dun sa savory. Tsaka, minsan, dinadala kami sa soup. Hali ka na. Dal? Hmm. Tapos na ito mga test papers mo, oh. Thank you. Not tayong sine? Wag na. Bakit? Wala ako sa mood eh. O ano, ganito na lang ba tayo? Ano yan? Parang walang nangyayari sa atin eh. Bakit? Okay naman ako ah. Ano, ganito na lang tayo. Lagi nakakulong sa bahay. Buti pa nung araw, nagde-date tayo. At least may mga nakakasama tayong tao, may nakakausap. Bakit hindi ba tayo nag-uusap? Paano tayo mag-uusap? Pagdating mo rito, tulog ka na kagad. Anong gagawin ko? Wala naman tayong TV ah. Saka galing ako sa trabaho. Galing din naman ako sa trabaho, ah. Pagdating ko, isang tambak ng mga plato at mga labay naghihintay sa akin. Wala na akong ginawa kundi magluto, maglaba, mamlantsa, maglinis ng bahay. Tuyon-tuyon na utak ko, eh. Bakit si Virgie? Ayun, umuwi. Namatayan daw. Kaya sa akin na naman nakatoka lahat ng trabaho. Bakit ka nagre-reklamo? Hindi. Hindi ako nagre-reklamo sa trabaho. Yung relasyon natin, parang napako na lang doon, ganun. Parang hindi na nade-develop. Kasi akala ko yung habang tumatagal tayo, yung mas magiging malapit tayo sa isa't isa, yung mas magmamahalan tayo, yung parang mas may excitement. Pero parang hindi. Parang hindi nangyayari. Eh, ewan ko. Ewan. Wala. Natatense ka lang dahil wala yung maid. O sige. Next week lalabas tayo. Ha? Hello, sabutin mo naman ako. Saan? Dito sa kalye.
Binibiro mo naman ako eh. Sorry. Parati mo naman ako niloloko eh. Okay, sorry. Alam ko mahina ako sa bukodura. Pero makakita rin ako ng trabaho balang araw ah. Nagpapatulong nga ako sa uncle ko sa customs eh. Tagmalas lang ako siguro ngayon. Pero syempre, lilipas din yun. Junjun, please lang. Pwede ba huwag na lang muna ngayon? Kasi marami akong problema eh. Sige, ito na ang jeep ko. Uy! Alam mo, meron din pala mga lalaking nager, no? Ay? Oo, kasi ganito. Si Emil, ang gusto niya, yung itlog niya, ayaw ano? Niya na... Hindi, hindi. Ayaw niya ng sabog. Gusto niya bulagi yun. Ako, nagreklamo siya doon. Misa naman, papunta siya doon sa opisina. Meron siya nakita mga jacket, mga panty na kasampay dyan. Pinagalitan ako. Sabi niya, bakit may mga panty, mga jacket na kasampay dyan? Hindi ba nakakaya kung makita yun na ibang tao? Baka naman St. Michael's, kung St. Michael's kailangan nga i-display, di ba? Yeah, pero buti nga yun eh, maayos na tao, di ba? Sa bagay. Oh, kamusta naman siya sa banyo? Banyo? Anong banyo? Ano? Banyo? Anong banyo? Anong banyo? Banyo? Anong banyo? Tumahimik ka nga. Eh, di ba mga lalaki kung gumamit ng banyo, ni toothpaste, hindi masira? Ayon, banyo. Ako, hindi ko kaya doon yung takip. Basta na lang nakakalat doon. Problema mo, toothpaste. Ang dali-dali. Remedyohan mo. Pagkagising mo sa umaga, pagkatapos magluto, i-prepare mo na lahat ng mga gamit niya. Kung problema mo yon yung toothbrush, lagyan mo kagad ng toothpaste para hindi nakakalat dun sa banyo pagka ginamit niya. Sabita ni Medalya. Oh, Medalya. Lack of appreciation. Aba, hindi. Totoo. Pag umagang ginagawa ko, piprepare ko lahat ng gamit niya, lalagay ko sa kama, lahat. Pagkatapos, maliligo ako. Pagkapaligo ko, lilinis ko yung banyo. Dahil gagamitin niya. Kapag naligo ulit? Pagkatapos niya maligo, lilinisin ganyan ko ulit. Ganyan naligo ulit? Lilinisin ko ulit. Oh! Ano nga eh, unsung hero. Alam mo? Ibig sabihin, pag limang beses pumasok ng banyo, limang beses mong lilinisin. Dapat. Oh, ganito na lang ganyan mo. Paggawa ka ng isang malaking banyo, sa ganun, isang beses mo lang lilinisan. Wala nang sala-sala pa. Banyo lang lahat. Isang nampaso na lang ulit. Hindi, hindi. Seriously speaking, ha? Nakakainis na yung submission ninyo eh. Para kayong mga chimay, mga alalay. Sila, sila. Oo, siya, sila, sila. Kagaya na sabi ninyo, bakit pag ang lalaki, nagnanag, nakakalusot. Pero pag nagsimula ng magnag ang babae, wala na, imperfect wife. Gaya ng reklamo ni Marilu, di ba? Oy, oy, hindi ako nagre-reklamo, nagkukwento lang ako. Hindi, 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 ganito. Kasi yung mga lalaki na walang ibang nakasamang babae sa buhay nila, kundi yung mother nila, yung sistema ng mother, hinahanap dun sa asawa nila. Parang ganun na nangyayari kay Emil. Ah, mother image. Alam mo, hindi na namin problema yung mother image na yan. Bakit? Tuto naman, ang lover ko sa San Francisco ay badap din. Oh? Kaya pare-pareho na kaming mother. Uy, alam nyo, kung kukuha ko sa inyo, pumunta na lang kayo sa States. Bakit? Alam mo, mas liberal-minded doon, democratic, at doon walang a-child. Uh-huh. Tignan mo ito, alas 4 pala ng umaga, nakapili niya sa American Embassy. Oh, talaga. Mm-hmm. At ang masarap dyan, nakapila kami sa embassy, tapos lilipad na kami ng States, tapos pagdating doon, kukuha kami ng green card, tapos si Sunny, ididivorce niyang asawa niya, tapos ako, ididivorce kong asawa ko, tapos magpapakasal kami sa Las Vegas, tapos pupunta kami ng California at bibili ng bahay. Tapos, handun ako, magsasara pa rin ng Colgate para sa kanya. Mali, mali, mali. Hi, Emil. Hi, Dal. Hi. May mga bisita ka pala. Ay, siya nga pala, Emil, si Eddie. Si Emil. Eddie. Balikbayan siya. Hi. Tutulungan ako pumunta ng Amerika. Ah. Oh, dinatahimik ka yan, ha? Bakit? Bakit? Anong pinag-usapan niyo? Ah, wala, wala. 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 Ah, Lou? Pakipasok mo lang sa loob ng kwarto. Nako, ha? Utos ka agad. Ang bait talaga niyan. Ang bait. Oo nga pala.
Kuha mo naman ako isang beer, oh. Oh, sige. Utos na ang first, di ba? Marilu, tapatan ito, ha? Pag ganito kagwapong boyfriend ko, service deluxe. Mm-hmm. Kahit 10 beses kong linisin ang banyo, okay lang sa akin. Talagang iniinis mo ako, no? Bakit? Di ba sinabi ko sa'yo, ayoko nag-entertain ka ng mga lalaki dito? Mga babae naman yung barkada ko, ah. Eh, si Edwin. Bakla yun, ah. Lalaki rin yun. Marami akong kilalang baklang may asawa at may anak. Saka ikaw, alam mong bakla yun. Eh, yung mga ibang tao. Ang kitid naman ang isip mo, ah. Maluwag ang isip ko. Ang sayo, makitid. Saka yung mga barkada mo. Iniintriga niyo ako, no? Anong pinag-uusapan ninyo? Si Emil ganito, si Emil ganon. Kilala ko kayo mga babae. Pag nagkumpul-kumpul na kayo, wala kayong iniintriga kundi mga lalaki ninyo. Eh, nagkukwentuhan lang kami, ah! Ah, basta, ayoko! Ang hirap dito sa relasyon natin, puro ikaw ang nasusunod. Kung saan tayo pupunta, kung anong oras tayo aalis, kung anong kakainin natin, kung anong susunod ko sa lahat ng oras. Ako naman sunod lang na sunod. Parang torpin tango-tango. Yes, master! Yes, master! Dahil akong lalaki. Sino pa ba susundin mo dito? Eh, dadalawa lang tayo. Emil, punta naman tayo ng Rojas Boulevard, pasyal tayo? Huwag na yun. Ang tagal na natin hindi lumalabas eh. Ano ba? Nagbabasa ako ah. Ang hirap sa atin, hindi tayo nag-uusap eh. Ako lang ang daldal ng daldal. Ikaw laging walang kibo, puro... Ikaw rin eh. Kumisan, ikaw lang iniisip mo. Isipin mo rin ako.
Ito, nagyayaya ka. Alam mo, may sipon ako. Masakit ang dibdib ko. Dumadating ako dito sa bahay. Masakit ang ulo ko, masakit ang likod ko. Pagod ako. Maghapon na ako nagtatrabaho, ah. Nagtuturo pa ako sa gabi. Ang gusto ko, pagdating ko dito sa bahay, relax, pahinga na. Dalawang taon na tayo magkasama. Ano ba ang gusto mo? Gabi-gabi na lang tayo mag-honeymoon? Isipin mo rin naman ang kalagayan ko. Pinagbibigyan naman kita, maski yun wala ako sa mood, ah. Emil, hindi sagot yan, palusot yan, eh. Good morning, ho. Taga-barangay ako dyan sa kanto. Oh. Nagsisensus ako dito sa lugar natin. Oh, sige, maupo muna, ho. Salamat, ho. Ano ang pangalan nila? Maria Lourdes Castañeda. Benji! Ah, ilang taon na ho kayo? 28. 28, sex female. Civil status, single or married? Single. Single. Occupation? Nag-guide ako doon sa planetarium sa Merisal Park. Benji! Teka, sandali, excuse. Benji, pwede ba doon ka na sa loob maglaro? Kakagulo ka rito eh. Ano ho yun? Ah, ang sabi ninyo, nag-guide kayo sa planetarium? Ang salary ho? 1,200. Ilang pamilya kayo nakatira dito sa bahay? Isa lang. Nag-iisa lang kayo dito? Eh, yung bata. Ayun, bisita lang yun. Ah, bisita. Kahit baka tulong, wala kayo dito? Wala. Ang laki-laki ng bahay ninyo, wala man lang kayo. Kayo ba nagpunta rito para mag-chismis o ano? Nagtatanong lang ho ako. Sorry. Ilang taon na ho kayo nakatira sa bahay na ito? Walong buwan. Umiiral na naman yung pagkababae mo, ha? Wala ka nang ginawa kundi magnag. Mag-imbestiga. E masahol ka pa sa misis ko, ha? Babalik na lang ako ron. Ang sakit niyan, ha? Eh, nakakabwisit yung ginagawa mo, eh. Nag-nightclub lang ako minsan, eh. Nagsisigaw ka na dyan. Eh, ano naman masama nun? Eh, sa lugar naman nahuso ang patakaran na ang lalaki lang ang pwede maglukot, hindi ang babae. Dito! Naku, Marilu, hiwalayan mo. Bakit mo titiisin? Kung ako sa'yo, mas ipakikita ko sa kanya ang aking pagmamahal. Kasi, kaya naglalaglag yung mga lalaki, naghahanap ng pagmamahal yan, eh.
Sa bahay, ang pagmamahal kulang. Kaya dagdagan mo. Pa-insecure mo. Huwag mong pansinin. Huwag mong kausapin. I-call treatment mo. Makipag-date ka sa iba. Si Junjun, makipag-date ka doon. Emil? Emil, ako ayoko na. Wala na ako interes sa ganitong relasyon eh. Baka akala mo ikaw lang may ego. May ego rin ako eh at nasasaktan. Eh, sawa-sawa na ako eh. At yung ego ko nagre-rebelde na. Ano pa ba ang kailangan mo? Lahat naman ang kailangan mo eh. Binibigay ko sa'yo. Ano pa ba ang gusto mo? Binibigay mo dahil alam mo na kalalaman ka sa maraming bagay eh. Dapat nakikibagay tayo sa isa't isa. Pero hindi eh. Ako lang nakikibagay sa'yo. Ako lang ang nahahampas. Ako lang ang nasasaktan. Ako lang ang nagtitiis. Ako lang ang nag-a-adjust. Ni hindi na ako makalaban sa'yo ah. Tuwing masasabihin ako sa'yo, pak! Nakaharang ka na kagad. Hanggang doon na lang. Ayoko na eh. Emil, para kang pintong nakasara eh. Kumakatok ako, walang sumasagot. Uy, bakit pa? Diwag na lang. Ang question naman, hindi kung mahal mo ko, mahal kita eh. Ang question kung kaya ko pa. Eh, hindi na eh. Mahal kita. Ang totoo, mas mahal kita ngayon kaysa nung araw. Pero hindi yun ang pinag-uusapan eh. Ang pinag-uusapan, kailangan respetuhin ko na ang sarili ko. Kailangan protektahin ko na ang sarili ko. Eh, lagi na akong talo sa labanan eh. Ayoko na. Ang nangyayari sa atin, tayong dalawa na lang dito sa bahay. Kilos tayo ng kilos, ikutan tayo ng ikutan, wala naman nangyayari. Hindi tayo nagkikita, hindi tayo nag-uusap, hindi tayo nagdidikit. Wala, yan, darating ka sa gabi, yan, kakain ka, maliligo ka, matutulog ka. Kinabukasan, ganun din. Gigising ka, kakain ka, tapos maliligo ka, alis ka rin. Wala. Alam ko mahal mo pa rin ako. Pero parang... Emil, bakit parang hindi mo maipakita? Parang pinipigil mo. Parang hindi ka marunong magmahal. Kaya tuloy nagbabanggaan tayo. Lagi mo ako nilalabanan. Binubura mo ako. Emil, pagod na ako. Pagod na ako. Ayoko na. Huwag mong kalilimutan. Dahil ako hindi ko rin nakakalimutan. Krida lang ako. Kaya siguro ako mapaghanap. Siguro kung naging tunay mo lang akong asawa, mas relax pa ako eh. Hindi na ba magbabago ang desisyon mo? Pahinga muna tayo. Paano ka? Anong gagawin mo? Babalik muna ako kay Mami. Eh, paano itong bahay na to? Sa'yo to ah. Oo, alam ko. Hindi naman ako maligaya rito eh. Malaki nga, wala naman laman.
Oh, edi alam mo na ngayon. Lahat naman ng mga lalaki, eh, ganyan eh. Siyempre, pag nanliligaw pa lang, lahat ng mabuti ay pinakikita. Pero pagkasama mo na sa bahay, aba, biglang iba na. Ibang tao na. Kaya tayong mga babae, kailangan matigas ang loob. Tulad ko na lang yun sa papa mo. Tinitigasan ko na lang ang loob ko. O, ano yan? Sorry, ho. Eh, kung papansinin ko lahat ang ugali ng papa mo, aba eh, mag-aaway lang kaming palagi. Kaya ang ginagawa ko kadalasan ay nagbubulag-bulaga na lang ako para wala na lang gulo. Kaya ikaw, anak, huwag kang padalos-dalos. Basta nakakita ka ng lalaki, lalo na kung gwapo at matamis ang dila. Pag-aaralan mo munang mabuti. Kung ako sa iyo, kay Junjun na lang ako. Pagkabait-bait pa, tawagan mo muna si Emil. Hello? Pwede ba makausap si Emil? Alam mo, hindi ko pinag-isipan ang desisyon ko noon eh. Mahirap din pala ang wala ka. Pwedeng bumalik tayo sa dati? Alam mo, Lu, gusto ko magsama ulit tayo eh. Pero may sabit eh. Nagkabalikan kami ni Dorothy. Nagmakaawa siya sa akin. Sinabi niyang subukan niyang ayusin uli ang buhay namin. Asawa ko naman siya. Saka si Benji. Napapansin ko lagi niyang hinahanap ang mami niya. Kaya pumayag na rin ako. Lu, pwede tayo magsama uli. Pero siguro hindi na yung katulad ng dati. Mahati na ang linggo ko eh. Tatlong araw siguro sa isang linggo sa'yo. Tsaka yung mga ibang araw kay Dorothy at kay Benji. Tsaka yung mga importanteng okasyon. Lu, mahal kita. Kaya lang ang problema natin, masyado mo akong iniipit. Paano ko bang pinipilit mo kung mahalin kita sa paraan mo? Hayaan mo mahalin kita sa paraan ko. Tsaka isa pa, huwag mo akong babaguhin. Kung nakilala mong ganito na ugali ko, tapos na nagsasama tayo, napansin kong unti-unti mong binabago ako. Wag. Diyan nag-umpisa away. Diba? Makikipagbalikan ka kay Emil pagtapos ang nangyari? Ay, nakulo, hindi ka na nadala. Alam mo, ang mga lalaki, hindi na magbabago yan. Matapos magbago, babalik sa dati. Pagtapos magbago, babalik sa dati. Paikot-ikot. Pupwede pa. Alam mo, ang lalaki, kailangan bigyan mo ng 3 strikes. Pag nag-away kayo na 3 beses, pok, tapos, maghanap ka ng iba. Gaya ni Tony ko, isa na lang ang tsansa. Pag nag-away pa kami, tatawag na ako ng iba. Hindi ba? Ay, nako. Anyway, kung hindi kayo magkaayusan ni Emil, sama ka na lang sa akin sa States. Alam mo, Lu, sa sitwasyon mong yan, talo ka all the way. Wala kang papeles, wala kang kontrata. Madali kang iwanan. Una, hindi mo dala ang apelido ng iyong asawa. Ikalawa, magkaanak ka, hindi dala ng bata ang apelido ng tatay. Wala kang conjugal property. Wala kang mana. Wala. All the way. Oh, Mrs. Buntis ka. Ah, 2 months on ka na. Opo ka muna at bibigyan kita ng prescription.
Oh, Mrs., ito vitamins. Ito yung 3 times a day. Tapos, huwag ka masyado magpapagod. Kailangan niya, huwag mong pilitin ang sarili mo. Tapos, kailangan lagi kang masaya. Sige, alis na ako. Mag-ingat ka. Dal, dito ko na lang. Huwag ka na lang munang pumasok. Talagang buntis ka. Sigurado. Positive talaga? Sabi talaga ng doktor? Sigurado. Kaya sama mo lang ako dito. Huwag ka na lang munang pumasok. Kailangan magtrabaho ako. Naghihintay pa sa akin si Benji. Sige naman, Dal. Pwede ka naman magpaalam kahit one day lang eh. Atid mo na lang ako sa baba. Halika na. Atid mo na lang ako sa labas. Sige na. Ito naman, oh. Oh. Di ka na pwedeng mapakiusapan ano, eh. Ano ba? Ha? Talagang buntis ka. Huwag mo sabihin araw-araw ganito tayo. Hindi. Ngayon lang. Huwag ka na muna magtrabaho. Samahan mo muna ako dito sa bahay. Ha? Halika na. Sige na. Hatid mo na lang ako. Ito naman, hindi. Bukas papasok ko sa trabaho. Promise, ha? Mamaya naman tayo eh. Hindi nga, gusto ko nga babalik dito na lang. Babalik naman ako ah. Sige, ikaw rin. Ikaw rin? Hindi ko mapakiusapan. Baka maging twins yan. Sige na. Sige na, dito ka na lang. Ha? Ngayon lang. No, I have to work. Sige. Agahan mo ha? Ingat. Bye. 200,000 pesos pa lang amount ng niloloan mo para sa bahay. Eh, sweldo mo lang hindi makakasapat na pambayad para sa monthly amortization. Paano kaya? Ang mabuti pa, kumbinsin mo ang asawa mo para mag-joint account kayo. Joint loan. Dahil yung sweldo niya at yung sweldo mo, pwede makabayad sa monthly amortization. Eh, hindi ho ako kasal eh. Ba? Eh, hindi ma-aprobahan itong application mo kung ganun. Eh, yung pag-ibig housing loans, paano ho ba yun? Pag-ibig, pwede ka mag-apply. Pero 100,000 pesos lang ang maximum na makukuha mo ron. Ang mabuti sana kung may kapartner ka. Preferably, asawa mo. Alam mo, iha, talagang mahirap kumuha ng loan kapag single ka eh. Para kilalanin ng lalaki ang anak mo, kinakailangang nakapirma siya sa birth certificate ng bata na nagpapatunay na siyang ama ng bata. Now, kapag nangyari yon, walang problema. Lahat ng pangangailangan ng bata, ibibigay niya. Damit, sa eskwela, lahat-lahat na. Now, ang problema, kung hindi nakapirma yung lalaki sa birth certificate ng bata, tiyak maghahabol ka na naman sa korte para kilalanin niya yung anak mo na siyang ama. Now, kung tungkol sa mana ang pag-uusapan, may mana. Kaya lang, maliit. Kasi ang illegitimate child is entitled to 2/5 ng mamanahin ng legitimate child. Let's say, ang mamanahin ng legitimate child is 10,000 pesos. Ang illegitimate child ay magmamana ng 2/5 ng 10,000 pesos. So, baliwala rin. Ano? Si Emily natake? Saan daw? Saan? Oh, sige, sige, pupunta na ako. Oo. Julie, ano si Emily natake daw. Saan siya ngayon? Paalam mo na lang ako sa boss, ha? Sige, sige. Oh, ano si Emily? Huwag kang gagalaw. Kamusta ka na? Wala naman to. Masakit pa ba ulo mo? Oo. Parang binibiyak. Mawawala na siguro yan maya-maya. Binigyan ka na naman ng doktor ng gamot, hindi ba? Oo. Cerebral aneurysm ang tawag dyan. Ano yun? May isang ugat sa utak niya na palaki ng palaki. Ngayon, kaya sumasakit ng ulo niya dahil lumalakas ang pressure sa loob. Kasi yung ugat na yan, dumadagan sa ibang bahagi ng utak niya.
Anong dahilan nun? Maraming dahilan, kadalasan congenital. Ipinanganak siya na ganyan na. Ngayon, lumalaki ugat na yan habang patanda siya ng patanda. Seryoso ba dapat operahan? Hindi pa naman. Kapag madalas nang nagsasasakit ang ulo niya. Pero sa ngayon, okay lang yan. Pero may biglang atake yan. Ano pa ba dapat malaman? Bawal na bawal sa kanya manigarilyo, uminom ng alak. Kailangan sa kanya maraming maraming pahinga. Hayaan mo munang ma-confine siya para maobserbahan ko. Mga 2 or 3 days lang. Ha? Salamat ako. Okay. Sige. Hello, Dorothy? Si Marilu ito? Si Marilu yung... Yung... Ano? Yung... Oo, yun na nga. Si Emil kasi nandito sa hospital, inatake eh. Inatake kasi eh. Dito sa St. Rose Hospital. Dito sa Kamias. Room 306. Hi, Tita Lou. Hello. Anong nangyari kay Papa? Huwag kang sumakit ang ulo niya eh. Anong nangyari? Aneurysm daw. Ano yun? Parang ugat sa ulo na pumuputok, naging cause ng sakit ng ulo niya. Tawagin mo nga ang doktor. Oo. Ay, this is Evelyn pala, kapatid ko. Marilu, no? Mm-mm. Tawagin mo ang doktor. Oo. Ano ba ito? Co-confine ba daw ito? Oo. Ilang days? 2 or 3 days daw. Hello, Edna. Ang senyorita mo. Andito ako sa St. Rose Hospital sa May Kamias. Dito ako matutulog. Inatake ang senyorito mo. O makinig ka, pagdala mo ako ng 3 duster, 2 tuwalya, sabon, toothbrush, chinelas, magdala ka na rin. Ipagbalot mo na rin ang gamit ang senyorito mo. Oo. Hindi, magtaksi ka na. Ako na magbabayad pagdating mo rito. Dalian mo, ha? Pumunta ka na agad dito. Oo. Sige. O, anong ginagawa mo? Nagbibihis. Bakit? Saan ka pupunta? Papasok. Magtatrabaho. Ay, naku, Emil. Tigilan mo nga ako, ha? Sabi ng doktor, kailangan mo magpahinga. Huwag kang nga maniwala dyan sa mga doktor na yan. Ay, naku, Emil. Hubarin mo nga yan. Ay, magpahinga ka na lang. Check ito naman, parang bata. Ang tigas-tigas ng ulo. Tsaka ito, magtatrabaho ka. Ano naman ang gagawin ko dito? Eh, ipinagluto na naman kita ng kakainin mo, eh. Okay lang. I have to work, eh. Dahil pahinga ka na naman. Pa ako nito, eh. Bahala ka. Tsaka sakit lang naman ang ulo, eh. Sakit ng ulo. Take it easy, don't worry. Para kang bata eh. O tandaan mo, ito yung gamot mo 3 times a day. Ha, ito sa bulsa mo. Ito huwag mo kakalimutan, ito yung once a day mo. Para naman akong butikan yan eh. Ang panyo mo. Oh. Ka? Ang tigas kasi ng ulo eh. Saan ka uwi? Eh, Wednesday ngayon eh. Dapat sa kabila. Dahil malapit na ang Pasko. Alam ko. Saan ka magki-Christmas Eve? Dadaan ako dito. Dahil mainit ka eh. Okay ako. Huwag ka masyado magpapagod, ha? Okay ako. Promise? Hi! Hi! Kumusta ka? Okay, ikaw? Mabuti naman. Tagal ko na hindi pumapasyal doon. Oo nga eh. Kasi may bago na akong trabaho eh. Uy, good! Mabuti naman. Baka gusto mo akipakilala. Ako nga pala si Belinda. Benilda. Ako nga pala Benilda. Hi! Ay, hirap kasi tanda mga pangalan eh. Ayos ka. Thank you. Olay ka na, hinintay na tayo ni Papa eh. Sige ha? Sige. Teka muna. Kakasal na kasi kami sa September eh. Oh, talaga? Bibigyan kita invitation pagka kasal namin. Oh, sige. Congratulations. Thank you. Collector ako ng mga apartments. Ah. Papa ni Belinda. Mm-mm. Mababa lang ang sweldo. Pero madali lang naman trabaho. Ama, hindi madali yun. Kailangan meron kang puwersa para makakolekta sa mga tenants. Oh. Oh, June, tatayo na lang ba tayo dito? Init-init. Oh, sige. Oh, bye-bye. Sige. Bye-bye. Oh, sige, nice meeting you. See you. Junjun naman, baka naman lahat ng kaibigan mo makasalubong dito sa Lunete eh. Iimbitahin mo sa kasal natin. Sabi ni Papa sa akin, 100 lang ang guest.
Baka sa mga kaibigan ko, kulang pa yun eh. Ay, yung gamot mo. Ah, oo nga pala. Oh, ito, buksan mo. Subo mo. Subo mo. Oo. You're happy? Very happy. I love you. I love you very much. Oh, anong oras na ba? Teka. Sandali. Bakit ba? Usapan natin, alis. Bakit? Sa alis ako eh. Nagmamadali ka ba? Hindi. Titingnan ko lang. Silip lang. Silip lang. Silip lang. Alis, Jess na. Paano? Sige. Alis na ako. Sige. Salamat sa dala mo. Oh. Siya nga pala. Oh, para kay Benji. Oh, meron pa pala si Benji. Marilu siya nga pala. Asan niya sa'yo?
Wala. Nasa asawa na niya. Eh, ikaw? Andun din sa misis niya. Eh, ikaw nasan? Anong kala mong ginagawa ko dito? Eh, yung trip mo sa Amerika, kailan? Malapit na. Pasyal naman tayo sa Luneta, oh. Eh, halika na, nakakainip dito, eh. So, ano ka ba? Mapika pa tayo, mapagkamalan pa tayo. Ano ko? Ano? Ay, naku, sa Roja. Dito na. Minsan ang hinayang ako kung hindi tayo pwede magpakasal. Bakit ngayon lang tayo nagkakilala? Hindi noon pa. Alam mo, minsan pinagsisiyahan ko ang relasyon natin eh. Parang magulo. Maraming problema. Pero pag nararamdaman kong mahal mo ako, nawawala ang lahat. Alam kong kahit na patong-patong ang problema, naging mas mabuting tao ako. Dahil minahal kita. Kesa kung hindi. One! Paraan! Two! Three! Four! Aray! Papa, sinasakal mo naman ako para umasuntok! Aray! Aray! Papa! Itiwan mo naman ako! Aray! Oo, paraan! Teka! Papa, laban! Sige, laban! Papa, laban! Dali! Laban! Ito ka na! Ako si Ali! Ako champion! Dali, laban na! Laban! Papa! Tumamang ka! Ilan mo ba? Tita Lu! Ilan mo ba? Pagdidilig pa ako! Oo, pagdago! Sandali, time out. Time out. Sandali lang. Ako si Ali, laban pa! Dali, suntukin mo time na out. Ako! Talo ko sandali na yan lang. O ano, pagod ka rin. Pa, suko ka na yata eh. Hindi, hindi. Halika! Papa, bakit? Lu! Lu! Papa, bakit? Emil! Bakit? Emil, bakit? Sumasakit na ng baulo mo? Emil, halika, maupo ka muna! Halika! Benji, doon ka muna sa kwarto! Emil, halika! Emil! Emil, saan ka ba pupunta? Emil, halika, tutulungan kita! Emil! Ano ba nangyayari sa'yo? Ito, halika, halika, tutulungan! Aray ko! Emil! Emil, halika! Doon ka muna sa kwarto! Emil! Tatawag ako ng doktor, ha? Emil! Ang ina! Emil!
Emil! Tatawag ako, doktor! Milaling ka mama sa inko, ulo mo! Emil! 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 Emil sa masakit, mama sa inko! Hindi ko na kaya! Emil! 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 Akin na ang hilutig ko! Emil! Emil! Tatawag ako ng doktor, gusto mo? Tatawag ako ng doktor, ha? Emil! 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 Ikaw, Ate Maming, baka gusto mo ang kape, ha? Huwag na. Hindi ako makakatulog niyan, eh. Ah, ganun. O, Bert, eto ang kape mo, oh. Naku, alam mo bang alala ako sa batang yan? Kuko lang sa kalagayan niya. Himatay na ako, pero malakas pa rin loob, Ate Maming. Oo, talagang malakas ang loob ng batang. Natatandaan mo nung mamatay si Tito Carlos? Oo. Sa funeraria, tatlong beses ako hinamatay noon, pero ayun siya, nakatayo pa rin. Oo, Marilu? Talagang ganyan ang mga bata ngayon. Marilu! Lu, ayan, barkada mo. Sa tipo ng batang yan, mag-iiyak yan pag nag-iisa na. Ah, kaya nga nakabantay kami ni Bert sa kanya. Lu,
Marilu, condolence. Marilu. Ah, upo kayo. Dito, oh. Good evening, ha. Bert, paupuin mo yung mga bata. Salamat, ha. Upo kayo. Dito muna. Oh, sinong gusto mong coffee sa inyo? Ah, sige, ha. Tapos na ho kami, eh. Galing ho kami dun sa kabila. Ah! Mm. Dun sa misis. Oo. Nakita niyo si Emil? Oo. Pogi pa ba? Naku, poging-pogi pa rin, Marilu. Marami bang tao? Oo. Office mates niya, barkada, pamilya, kompleto. Hinahanap ka nga nila dun, Marilu, eh. Si Dorothy, kamusta naman? Ah, ayun, hindi makausap. Oh, eh, ba't hindi makausap? Ma? Ay, naku, ito na nga ba ang sinasabi ko, eh. Kaya kayo mga babae kayo, ha? Dapat itong mga gantong sitwasyon, pinaghandaan ninyo eh. O ayan, tulad na lang nang nangyari sa kaibigan ninyo. Ano na iwan sa kanya ni Emil? Isang bata na hindi mabibigyan ng pangalan. Mawag niyo naman sisihin si Emil. Kung mali yung kamalian namin dalawa. Ewan ko ba naman sa iyong bata? At kaya naman may dapat mo pang... Kalto. O sige, padala mo yan sa punerarya. Sabihin mo, padala ko, ha? Lou, yan ba naman ay kailangan pang gawin? Ma, maliit na bagay lang yan. Ay. Lu, ano ba? Sobra na yata yan. Hindi pala akong dapat nasabitan ng medalye. Ikaw pala, Lu. Hindi. Para kay Emil. Alam ko gusto niya gawin ko ito eh. Eh, ba't hindi ka pumunta sa punerarya nang makita mo naman siya? Naku naman, Lisa. Ang dami-daming tao dun eh. O, Lu, anong plano mo ngayon? Hindi ko pa alam eh. Ituloy na natin ang application mo sa US Embassy. Hindi ba malapit na ma-approve yon? Nakulo, di pag nagkataon, magiging American citizen ang anak mo, no? Marilu? Junjun, tuloy ka. Sorry ah. Condolence, Lu ah. Thank you. Kanina ko lang nabalitaan eh. May maitutulong ba ako sa'yo? Hindi, ayos naman lahat eh. Okay ka ba? Are you sure? Baka may magagawa hindi, ako. Hindi, okay lang. Halika, tuloy ka muna. You sure ah? Hoy, Hi. O ano, galing ka na ba sa punerarya? Hindi pa, galing ako sa opisina eh. Ah, gusto mong coffee? Hindi, ako na lang. Maupo ka na. O Lu, sabay na tayo. Alin? Sa States. Pwede. Aba, Lu, mag-desisyon ka kaagad. Wala naman mangyayari sa'yo dito eh. Masakit para sa'kin ang iwan ng bahay na ito. Sa relasyon namin ni Emil, may mga nangyaring hindi maganda. Pero isang bagay ang hindi ko makakalimutan. Alam ko, minahal niya akong talaga. Yun ang iniwan sa akin ni Emil. Mama, sige na ho.
Hello? O, Lisa. O, paalis na ako, ha? Saan tayo sa airport magkikita? Ah, sa counter na lang? O, sige, mga alas 11 na ako darating doon, ha? Kasi dadaanan ko pa sila mami maghahatid daw, eh. O, sige. See you. Bye. Marilu? Pinakukuha ni Dorothy mga damit ni Emil. O, sige, tuloy ka. Hinanda ko na. Eto na yung mga damit ni Emil. Hinanda ko na. Pupunta ka raw sa States. Oo, alis na nga ako eh. O, sige, hindi na ako magtatagal. O, sige. Thank you, ha. O, sige, bye. Bye.